and the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But Peter... Salamat sa isang napatandaan sa bigay na kanilang ngayon. At even thank you service, Lord, at yung napakala ng isang kami, Lord, at pati ko na sa ministry, sa aming personal life, Lord, sa aming pastanin. Lord, napakala sa amin, gawin at maraming batin pa rin panalo ng batin sa personal na spiritual ng ministry na ako sa ating business and pray. Amen. Amen. Sige, maka na po. Amen. Paano mo lang hindi itabi mo dito. Kaya na lang dito. Later daw dito. Paikutin mo na. Good evening. Plus na. Oo, sa tayo December pa. 100 plus. Ano yun na ngayon? July na. 18. So, unti-unti kong hindi ko na ini-edit kasi hindi na maganda pa yung audio. Kung ako ito, okay lang po sa camera. Okay, so bakit tayo may YouTube channel? Bakit? Ano? So, yung iba kasi hindi mo alam, pwedeng ma-reach yung iba doon. Napita! Alam nila man today, di ba? Parang ngayon. Kasi alam nga yung i-gather physically. At least, narinig lang. May mga naghahanap kasi, katulad ko dati. Naghahanap ako ng help. So, kanino may kinig? So, mga expert-expert niya, marami, hindi believers. So, kanilang perspective, ang napakaganda pakinggan, mali naman. Okay, may tama, maraming tama, tapos biglang may niligo. Papasok sa mali. Oo, may mga itong science, di ba? Kasi kapit eh. Ng gobyerno yan, di ba? Tapos, hindi. Really? Research yan. May makikita sila maganda. Tapos, ano magiging ano nila, conclusion nila? Sablay din. Diba? So, alam niyo ba yun? Parang magalang science? Ano ba science? Kapalayan pa rin tayo. Pero yun, yun ang bakit ang YouTube channel tayo, Facebook, para ma-reach yung iba na hindi ma-reach na natin physically. So, marami tayo na-reach, ang sumi natin, maliligtas, pero bila na ako pa. So, yun ba, nabigyan natin ang Bible, at least, kung pumunta sila, maalala lang tayo. Yan. Okay. Medyo lumalalim na tayo last week. Napakaganda eh. Lalim nga lang. So, church. Ang focus. Ang Panginoong Jesus ay nagtanong sa mga disipulo. So, kung napansin nyo, kayo ako, dalas nagtatanong ako sa inyo. Kasi ganun talaga ang method of learning. So, ibang tao, mas gusto nyo, sinasabi nila sila, okay na yan. Diba? Hindi yung masama minsan yan kasi video ngayon, talagang yun ang learning eh. Nakikita mo yung sino yung expert niya, sa anong bagay yan. Pag-discuss na yan, na narinig mo siya, alala mo paano i-discuss. Nangyayari. Nakikita mo kung ano yung natin-atakin mo. Dati talagang basa ka eh, di ba? Pero actually maganda yung basa. Kasi pagbasa, Hanggang ako dito, bagay lang magsalita. Bagay ba magsalita? Hindi naman, di ba? Hindi, mga ba? Pero pag medyo mature na kayo, talagang isa kabisado din ako. Ganun. Di ba? So hindi kayo makakapag-proceed sa video. Di ba? Hindi pwede.
unlike sa learning, as on reading, ano, pwede mo i-glance yan eh. Kung naiintindihan ko ito, pwede kang mag-advance, pwede kang mabilis. Kaya may mga tao may lumbasa. Kaya napakaganda marunong tayo lumbasa. Kasi nga, para sa mga tamad, okay, ano, inaabot din natin. So, hindi mo kumis tayo ng ganyan. Pero the best pa rin yung mga mabilis tayo lumbasa. Okay? Okay. So, ano nangyari last week? So, nagtanong si Jesus, ano yun? Sino siya para sa mga ibang tao? So, sumagot yung iba, Simon Bartas, si Jeremiah, Elijah, okay, at kung sino ang propeta. So, bakit ganun ang pananaw sa kanya? Kasi ganun talaga siya. So, may kahalintulad siya. Or may pagkakapareho siya sa mga prophets like Elijah, Jeremiah, and others. So, pero yung huling tanong niya is, sino ako sa inyo? Yan ang magandang tanong. So, personal na. So, pwede kasing iba yung pananaw ng ibang tao sa isang tao, pero yung ibang tao, iba na naman. Okay? Especially sa mga close. So, natapos natin yun, okay? At sabi ng Panginoon, naintindihan ni Peter kung sino si Jesus, the Christ, the Son of the Living God. So, sabi ng Panginoon, tama ka. Hindi sinabi tama, pero sa blessed are you. Ibig sabihin talaga, sakto. Parang gano'n. Okay, swak. Kaya sabi niya. So, gano'n din tayo ha. Pag umayin natin na dahil na sabi ni Jesus kay Peter, na tama yung pangunawa niya. Gano'n din tayo, maniwala kayo. Pag naiintindihan niyo salita ng Diyos, tuwan-tuwan niyo sa inyo. Pero bago niyo pati maintindihan niya, di ba? Hindi gano'n na eh. Ayaw bang itindihan yung ano, ganyan-ganyan ka lang? Hindi, natutuwang mo rin yan. Pag naiintindihan mo talaga, malamang may ginawa ka ng effort. Or minsan, yung sinusunod na tutuwo. Pero still, nakinig ka, di ba? Mahirap mong makinig. Minsan, di ba? Tulad niya, huwag mo yung maingay. Ito ba kasi nagre-reklamo pag naiintindihan ka pa rin. Pero, kasi nga pumutuwo ka eh, tinitingnan mo. Ginagawa mo yung dapat mong gawin pag makikinig. Lahat ng distraction, naalisin mo yan. Kahit nakakati ka dyan, di ba? Nagugutom ka na. Kunti nga sa atin, malamig na. Hindi mo na dati. Ang hirap minsan makinig pag pinapawisan. Di ba? So, labanan mo lahat ng distraction. Kasi alam mo, yung pagkaunawa, salita lang is napaka-importante. Pag naintindihan mo yan, ma-apply mo yan sa buhay mo, sa ministry especially. Ang mga bata, siyempre, future ministry. Pwede rin, sa pagsunod sa magulang niyo pa lang eh. Pansin niyo ba, tumatuwa sa inyo yung magulang niyo pag sumusunod kayo? Pansin niyo, Peter? Tumatuwa ba sa'yo? Sumusunod ka? Ha? Natutuwa ba tao sa'yo? Kung sumusunod ka sa tama? Hindi. Nagagalit mo sa'yo pag ginagawa mo yung tama? Anong ginagawa? Natutuwa ba pag ginagawa mo yung tama? Di ba? Ganun. So, pansinin nyo yun. Kasi, ganun naman talaga dapat. Okay, kaya sabi nito, blessed are thou, Peter. Okay? So, naiintindihan niya kasi. So, siya yung pinakamabilis na nag-point out. Kaya, okay yun. Di ba parang sa klase? Number one, top one. Kasi yung nakikinig, nag-aaral, okay? So ngayon naman ay, ayan, tapusin natin yung review. Kaya sabi dito, na pinag-aralan natin, dito maganda tayo dito, sino daw yung rock? Sino yung rock? Peter. Ayaw ba si Peter? Si Peter ba? Ano yung si Jesus? Yan! So yung Catholic, si Peter daw yung rock. Kasi ang Peter is rock daw. Pero actually mali. Ang Peter is stone. Hindi, safe naman talaga si Peter. Kaso tayo safe din eh. So hindi natin tinataas si Peter. Tagapaglingkod lang din sila. Katulad natin. Ganun. So ang tao ay sa heroes, heroes. Okay, hindi naman yun. Pero realize na mataas yung gagampan na natin. Therefore, hindi tayo idol-idol na. Okay? So hindi si Peter yung rock. Ulit pa na. Si Jesus yun, di ba? No, binalikan natin simula dito. Anong pina... Di ba? Sinong bida dito? Sa loaves? Sa bread? Siya, di ba? Jesus.
Siya yung bread of life. Tapos, ganyan yung tanong niya kanina bago ito. Sino ba ako para sa kanila? Sino ba ako para sa inyo? So, sino bida doon? Sino yung subject? Sino yung topic? Si Jesus. Okay? Kaya kung sinabi yung I will build this rock, and upon this rock, I will build my church. Ikaw yung Peter. Wala si Peter. Pinagpala lang dahil naintindihan yung dapat niya ang itindihan. At na-identify niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Okay? So, ganun din tayo ngayon. Pag naintindihan natin yun, magkapalain tayo. And, ang dapat natin maintindihan, hindi tayong bida, kundi ang Panginoon. Siya yung darak niya, binasa natin yung pangaysaya, paulit-ulit, last week, diba? Sino yung rock? Sa Psalms. Sino lang? Isa lang ang rock, thou God. The rock of my salvation, paulit-ulit. Okay? So, kaya kung naintindihan natin yun, move on na tayo. Ito yung sinabi sa kanila. So, sa church. Kaya napaka-importante ng church. Okay? Pag church time, makapansin yung mga bata, lagi kayong tumahimik. Kasi hindi kayo makakatutok, makinig. Kung iba iniisip nyo, di ba? Naglalaw-law. Okay, yung mga sobrang bata ako na din, di ba? Yan talaga yan. Kasi nasali lang natin siya na andito. Si Sean, okay ba doon? Love. Love, okay. Yan. Kasi kung yung isang bagay na napaka-importante, babaliwalayin mo. Tama ba yun? Eh yung hindi masyado importante, okay lang mong baliwalayin. For example, uy, ano ngayon? Pasko. Mahalaga ba yun? Hindi. Hindi masyado, di ba? So in a way, okay din niya. Kasi kahit ako ano, si Jesus yung pinag-usapan. Pero really, wala yan. Wala yung pinag-aiba yan. Sa ibang araw. Sa libutan lang sila kasi dyan, kasi kikikita yung businessman. Hindi naman. Pero, yun ang totoo. No? So, hindi masyado yung importante sa atin yun. Okay? So, pero yung Word of God, gano'ng importante sa atin? Very important. Dapat importante sa atin. So, iba-iba tayo ng papahalaga. Wala ko lang yan. Ito, kita ko ba yung lahat dito? Ano yung ginagawa niyo? Alam ko kung pinapahalaga niyo yung salita ng Diyos. Alam ko yun. Kita ko pa yun. Basa ko yung mukha yun pag mga ganyan-ganyan na wala na yun. Kamot-kamot. Paano yung nakikinig talaga? Ano yung tsura nun? Nakatutok. Pag tinanong, bigla. Ano yung tanong? Hindi gano'n kasi. Nakatutok ka nga eh, di ba? Tawag ko dyan, naiwanan ka ng friend. Yan ang ano nila eh. Figure of speech. Diba? Gusto nyo maiwanan ng friend? Diba yung friend, tuloy-tuloy lang yan eh. Kung isa, nadidis ka rin. Diba? Balik ko na, ito balik. Kung naiwanan ka na, ano nga ulit siya? Wala na. Tuloy-tuloy ito. Masanay kayo sa ganitong pakikinig. Kasi kayo din, may teacher din kayo. Paano nyo malalaman? Paano nyo ma-apply? Okay? Sa buhay nyo, okay. So ito ngayon yung binigay sa church. Okay, nandiyo ba kayo sa 19? Ay, basa nyo. Ay, basa nyo kanina. And I will give thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Mabigat yan. Actually, ang take na Catholic dito, yun nga, yung mga, itong mga, ngaral ko yan eh. Sabi ng ulo ko. So sabi yung mga, kaya doon yung mga pare daw, may papatawad ng kasalanan. Mga pare. Kasi ayun, diba, nagko-confess, meron silang confessional book. Dali ba yun? Ang sabi sa Bible, confess your sin to God. Okay, ano yung confess mo sa ibang tao? Yung faults mo. Okay, okay ba yun? Kaya, yan ako, hindi ako agree doon sa ibang masyadong yung kasalanan ay, yung word na kasalanan ha, ginagawa nilang ano, kumari, ay, nalate ako kasi kasalanan mo eh. Okay, ganun. Kaya, bakit mababayos ko mo? Kasi kasalanan ko, hindi ako nag-aaral. Alam niyo kung mali yun? Hindi kasalanan yun. Ang kasalanan, sa Diyos yun. Okay, nag-aaral lang na next time. Pero,
Yeah, yung mga mali mo sa ibang tao, confess mo, kailangan yun. Para hindi ka salanan. Okay? Kasalanan, kinakumpis sa Diyos. Okay, so mabayan na ako na doon. Kasi mga pari, ganun. Gusto nilang manginig yung kasalanan mo. Nakita mo ba sa Bible yung kahit saan? Wala sa Bible yun. Wala. Confess your sin to me. Sa Diyos mo lang sabihin, kasi siya naman ang magpapatawag sa inyong husga. Ano ba? Saka imagine mo kung mag-confess ka sa ibang tao. Ano gagawin nyo doon? Ha? Magkakaroon siya ng kapangyarihan laban sa'yo. Laban? Laban sa'yo kasi pwede kang gamitin yun against you. Diba? So, hindi yun na-require sa kahit saan sa Bible, hinahanap ko na yan. Hindi mo. Kanito, sinabi pala yung... Ayan, so... What you shall find... Yeah. Yeah. So, ano ba natin sa Catholic eh? So, mali ito ah. Sabi nila, yung mga pari daw, sabi dyan, whatsoever shall bind the Lord. So, pag pinatawa daw ng pari, pinatawa din sa langit. At pag hindi pinatawa ng pari, hindi pinatawa. Binasa ko yan. So, hindi natin alam yan. Pero minsan, tinatago din yan. Pero andun talaga yun. Ako ko nila yan. Balikan pa natin. Sinabi nila yun, that they have the power. Okay? Kasi sabihin lang, hindi naman kami kapatawad ng Diyos na, pero ba't kami kukontes sa'yo? Hindi naman ikaw magkapatawad, di ba? Tapos naranasan natin yan eh. Ako, naranasan ko yan. Kami nagkukontes na may buhay. Yan, o. So, tapos sabihin lang ko siya, magdasal ka ng Abago ng Maria, ng 20 times, depende sa kasalanan mo. Yan lang. Kalokohan. Walang kwenta, di ba? Walang no sense, gano'n okay. Sila. Okay, ano yung tatanong mo? Okay ka lang? Okay. So, ano yung sabihin pala nito? Hindi yun ang ibig sabihin. Ano yung sabihin nito? Kaya kami tanong natin, kanino sinabi yan? Sino makausap na pakinggan? Mga apostle, di ba? Pero actually dito, parang sinasabi ito kay Peter mismo, di ba? Kasi ang kausap niya dito si Peter. At sabi na, I will give to thee. Ikaw lang. Okay? Peace. Peace. So, kanino ba ang susi ng kaharian ng Diyos at ang impyerno? Peter. Okay, according to the Revelation, kay Jesus. Diba? So, parang ano, contradiction ba yun? Hindi naman po. Again, ito ay parang... Ang ano kasi natin ay hindi natin mag-iisa lang eh. Di ba? Wala sa iyo susi na sa isang tao. Pero hindi ganun. So, ang sinasabi dito actually, nung pinag-aralan mo ito, ano yung sabihin dito? So, may papangyarihan din talaga eh, church. Okay? At makikita mo yan. Kung may nagkasala sa atin dito. Tapos hinusga natin siya. Ano yung sinusga? Mali ba mag-usga? Kung unjust. Yan. Kung mali, siyempre mali. Pero kung tama yung judgment mo, hindi tama yun. Kailangan nyo mag-judge. Okay? So, mayroong perfect example sa Corinthians na hinusga nila kasi masama talaga yung lawan, yung fornication. So, hinusgahan nila yun. Kung hindi nagsisi yun, okay, hindi bumalik sa church, hindi nag-submit sa authority, sabi niya, bahala lang sa buhay ko. Tanda niya, mga bata, ang sabi ko ngayon. Kasi namimili kayo, di ba? May sarili kayo magpili. Ngayon, takot pa kayo kasi lead niyo po eh. Kaya pa kayong sindakin ng tatay niyo. Parang magkasilay mo na kayo, mas malayo kayo sa akin. Mag-iisip ka na. Hindi na kita pwedeng paluin. Pwede rin, habang dito ka nakatira. Kaso, di ba? Pangit naman yun, sabi nga nung sa homeschool. Sabi niya, pag ilang taong na sleeping, 12. Sabi niya, pag 12 years old na yung bata daw, tapos pinapalo mo pa, sabi niya, yung 12 years na yun, hindi maganda yung ginawa mo sa kanya. I'm sure, hindi maganda yung pag-disciplina mo. Daw, okay? Ibig sabihin, kaya sabi niya, hindi maganda yung ginawa. Ibig sabihin, dapat hindi na pinapalo, kasi nga, dapat matino na. Okay? Kasi maganda daw, yung sinasabi, again, hindi naman gano'ng kalahin sa Bible. Naniniwala ako, pwede mong paluin yan,
Kahit 20 anos na yan. Basta. Ay, kasi magbali talaga eh. Habang nakatira pa sa bahay mo yan, medyo eh. Responsibility yan, ha? Kalapatan mo yun, natutuwa mo din mo, okay? So, pero yun nga, pabag lumalaki, hindi dapat ko... Pakalo na rin, so, balik tayo sa akin, sabi nito, anong sabihin itong bound in blue soil earth? So, I believe, ang ibig sabihin ito, pag pinagsama-sama natin yun, I guess, hindi sa may susi sa langit o sa impyerno. So, anong binibigay na susi dito kay Peter at sa mga disipulo, church leader? Authority. Authority na? Magligtas? Pwede, di ba? Kasi, pag hindi na nag-soul winning yan, tinamad, diba na tayo, last, ano, pinamad tayo, di ba? Kasi mulan eh. Sakto nga yun, kung lumabas tayo doon. Mulan na. Napasa. Hindi naman ako nakapasok doon, sigurado, parang last time. So, pag tinamad ang church, ano mayayari, di ba? Yung mga pwedeng maligtas, napakarami yan, wala. So, parang gano'n, kinukumpal tayo, parang tayo may susi. Alam mo yung gospel, ikaw ligtas ka, kaya mong i-share yan. At pag share mo yan, sigurado dyan. At least isa, di ba? Pero kung dalawang oras yung soul winning, ang dami, di ba? Last niya. When, ano, parang hindi ko yung number natin kasi nga, marami, mga kabataan. Sampo, pito, di ba? Tapos yung ginakon. Kaya madami. So, isa yung sa mga application nito. Okay. Isa yun sa application nito. Pag tinamad ka, parang na-lose mo na yung mga kaluluwa na yun. Isa yan. Okay? Pag nag-bind mo sila, isa yun, sinigurado mo. No? Yan ang ginagawa sa soul winning. Sigurado, tapos inaaral pa natin yung ating soul winning. So, medyo may kulang, may konting mali lang, tama na mo. Tinatama natin yun. Para pag dineliver natin sa kaluluwa, mali-recognize yung katotohanan ng salita ng Diyos, hanggang agad yun. Hindi ka tulad nung medyo nagdududa ka. Yung iba, sabi, kailangan mag-isiyan mo lahat ng kasalanan mo para maligtas ka. Requirement yan. Kahit sila mismo, mayroon silang duda doon. Ano mag-isiyan? Ikaw mo, pinag-isiyan mo lahat ng kasalanan mo? Hindi totoo yun. Diba? Okay, kung meron kang ganun na pumasok sa sistema mo, sa soul winning mo, sa doctrina mo, may pumasok na ganun, hindi ka ganun na sugasin mo na kayo, okay? So, kailan lang na ito sa model. Okay. So, yung isa, na soul winning. Pero pangalawa, yung nabanggit natin kanina, church discipline. Kung saan po, dinisip natin Stephen. Stephen, hindi na ako mali, huwag ka muna umatin. Kasi, tigas na ako muna, so, kung natin, kung lang, ano mong gagawin. Alang isang church nga, nasa Corinthians, sabi, bawal yung ano, ganyan. Huwag mong asawahin yung asawa ng tatay mo. Sobrang sama nun. Pwede rin, kapatid mo, bawal yan. O kaya unbeliever. Okay, dinidisiplina yan. Ngayon, pag sabi nyo, marami sa church, sabi nyo, ganyan. Bawal yung church. So, hindi na bumalik. Nahiya. Either nahiya, o hindi tinanggap yung disiplina ng church. Tama ba yun? Hindihan nyo? Parang kayo, di ba? Kaya tinutulungan ko yung pag pinalo, okay, iyak, tapos na, huwag kang galit na, okay, mali ka, tanggapin mo, mali ka, sorry po tatay, hindi ko nagagawin kung ano yung ginawa ko mali, diba? Nalala nyo lagi? Lagi yun, diba? Kasi mahal ko kayo, gusto nyo kong maging tama kayo. Kaya pag tinanggap nyo yung mali nyo, diba, di tama na kayo. Diba, hindi mo nagagawin yun, gawin mo yung tama. Imagine mo kung hindi mo gagawin nyo, kung natin, matigas pa rin yung ulo mo, ha? Lang pa kailang mong kasabihin ng tatay ko. Ano mangyayari? Kahit andito ka, diba, ano mangyayari? Wala yung puso mo dito. Kasi sabi dito ay, pag may mga sa church kasi, tinotrow away dito, may mga tinapon. Tiniwalag. Nang tama, ha? Meron din nag-throw away dito na mali. Kailabangan naman yun. Pero yung pagtama yung church, mismo nag-wait. Tinitiwalag po natin si ganyan. Si kapatid na ganyan. Para matuto siya, magpaka-humble. Natin. Sabihin natin lahat ay Amen. Pumayag lahat. Bound na yun. Matindi yun. Hindi itong mga judgment ng sinong si Duterte o sino. Hindi natin
yan in-honor yan to that extent. So, in-honor lang natin to some extent. Kasi nga, sila yung government, okay? So, at ang ating goal ay, para tayo makapagpatuloy ng payapa na gawin natin yung lahat ang gawin. Okay? So, some extent, compromise that. Pero hindi natin, uy, Duterte, idol kita. Either napakakamlan ng Kristiyano na yan, or na-deceive yan, or yun nga. Idol, ito, or something. Hindi naman. Hindi naman. Ah, mali yun, mali yun. Okay? Ang dapat mas galangin ang mga Kristiyano, yung judgment sa church. Hindi ka naman gagawa ng masama dito. Gagawa ka ba ng masama dito? Depende. Ay sinusunod natin yung salita ng Diyos. So pag yun daw, pag ikaw ay tiniwalag ka, for example, tapos nagpaka-humble ka, okay? Sabi siya, huwag ka muna matin. Sige, hindi ka matin. O, sige, matin ka na, pero wala ka muna sa ministry, for example, gano'n. Nagpa-handle ka. Mani-restore ka. Yun ang the best, yun ang ideal. Okay? Pag na-restore ka na, okay yan. So sana magpatuloy ka na. Ngayon talagang pat na tuloy-tuloy ka na yan. Okay? Ngayon yung nga, inyong what thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Kung saan naligtas, yung mga na-restore. Okay. Ngayon pag tiniwalag ka na, tiniwalag ka na talaga, tuloy yan ha. Okay, marami dyan, di na rin nag-view church. Ang dami mo nakakusap mo nito. Pinagpalit ng church sa walang bagay-bagay. Sa bagay ibang church din kasi, mga pastor, sumuba din. Kaya magulo na yan eh. Kaya nung sinimula natin ito, nung nasa utak ko nun, talagang nasa utak ko nun, himpuntan ito gagawin natin. Ang tama, umusap ko nito. Bakit tayo ng church? Ang dami naman church. Buti kung kahit 80% dyan, talagang okay. Talaga, hindi na ako makakaisip ng mag-church. Pastor ka pa, no? Kinahirapan mo sa sarili mo. Pero the fact of the matter is, kahit yung mga unang dating okay na, na sumasama pa, eh, talagang kailangan, okay? So, nung kabibod sa bound in earth and bound in heaven, una yan sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao, yung iba naman dyan sa disiplina sa church. Mag tiniwalag ka na, hindi ka pa nagpaka-humble, kahit pastor, yung mga pastor, ganoon din. Anong dapat gawin sa pastor? Tuna, nag-adult ka din yung pastor. Hindi, ganoon din po. Ah, tama, disiplina. Disiplina. Dapat una, step down siya, huwag na siya mag-pastor kahit kailan. Pero yung bang mga Baptist, okay pa. Divorce and remarry, okay ba? So, wala na, nababastos na yung salita ng Diyos. Yung problema sa marami na rin. Hindi, gusto ko maglingkod sa'yo. Hindi, maglingkod ka sa Diyos. Ba? Hindi mo kailangan mong pastor. Diba? Yeah, so, yung mga member na gano'n naman, nag-adultery, ano magawin? Mag-submit ka rin. Huh? Yes. Huwag ka magbida. Huwag mong pagmalaki yan. Ikahiya mo yan for the rest of your life. Pero, hindi mo sabihin nun, umalis ka na sa church. Hindi ka. Itama mo. Yung dapat mo itama. Pero mahiya ka pa rin dyan. Iba nun. Diba? Kaya sa iba, dito na, nasabi ko rin. May mga bagay nung hindi mo kailangan kwento na. Yung totoo. Imagine mo si Paul yung sa Roman 7, kinuwento niya pa kung ano yung ginawa niya, di ba? Di ba? Kung iisip niya naman, sa hindi niya. Okay? Sama tayo. Yan. So, pag tiniwalag ka sa church, magpaka-humble ka na. Takot ka dapat. Yun nga, tinuturo to. May iba kasi hindi nga tinuturo to, iba na ano. Eh, halos hindi ko naaaral to eh. Hindi ko pang inaaral ng personal to, hindi ko naaaral to. Hindi ko nalaman yung church. Okay, nakita niyo ba? Punta niyo ba ang church? Opo. Sinabi yung Panginoon eh. May ano tayo, may gagampan tayo napakibuntating bagay sa buhay ng mga kapwa natin mananampalataya. Especially yung pagkakatiwala sa ating mga yung mentor sa church, okay? Tandaan niyo, especially mga bata. Move on tayo, sabi niya. Ngayon, sabi niya dito, katapos na tayo sa portion ka last week. Katapos ito, okay, basahin natin, ready, go. And church, give his disciples that they should be the one that he was Jesus the Christ.
Ah, yung sabihin nun. Ano yung charge? Inutos. Inutos, pwede. O inobliga. Tama, inutos, inobliga. At inuman. Okay? Ito ang gawin nyo, ha? Pero hindi na sinabing kahit commanded, hindi. Charge. Tingnan nyo yung charge na yan. Lagi nga yung obligasyon yan. Okay, ganito gagawin natin, ha? Ako ang Panginoon. Kasi sinabi kanina, eh, ni Peter, thou art the Christ, the Son of the Living God. So, diniclare niya yun at sabi ng Panginoon, blessed thou art. So, tama ka. Pero sabi ng Panginoon ngayon, huwag niyo sabihin. And yung dati literally ako, bakit? E kung ikaw nga ang Panginoon Jesus, at ikaw ang Christ, ikaw ang Messiah, dumating ka na ngayon, bakit hindi namin magsasabi? Diba ngayon, pinoproblema natin siya, bakit nung time na to, ang lagi niya sinasabi, hindi lang isa to, dalawa, hindi lang. Ulit-ulit po to, di ba? The sa macho pa lang. Kasi, natin niya sinasabi, kasi the time has not come. Yan, tama yun. Yung lagi niya sinasabi, my hour is not yet come. Pero no, ano ba yung trigger nun? May nag-trigger dito yung kung hindi nagkakamali yung mga ibang policy lumalapit na sa kanya. Okay? Ngayon yung sinabi niya na okay, start na to. Okay? Huwag na tayo doon, huwag na tayo doon. So, pero ito ay hindi pa. So bakit? So again, kahit tayo ngayon na doon sa office namin, nakapag-usapan na lang ng mga badis, nag-open ko na sa kanila eh. At nag-agree sila. Nag-agree sila. Kaya sabi ko sa kanila, ingat kayo ha. Huwag niyo yung podcast yan. Sabi ko, yari ako dyan. Pero kung sakaling man, sabi ko, nakahanda ako dyan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pa handa ang karamihan dyan. So, okay? So tayo ngayon, for example, ito, si Daddy, kaya nagustuhan willing tayo. Napansin mo din, di ba? Piliin yung ating in-open sa kanila, dapat maligtas mo na sila, wala silang pakinabang sa napakalalim na doktrina. Alam niyo ba dapat na King James lang ang Bible natin? Wala nga silang alam dun eh. Alam niyo ba itong mga church na yan? Ganyan. Kaya muna yung pastor dun. Okay? So, ano natin sa kanila, maligtas muna sila yung laging isa sa mga believer. Bakit? Kasi pag may mga bagay tayong prematurely dinivulge, sinabi, pinagkatiwala, di naman kailangan, di ba? Alam niyo yung ating wala pa tayo doon, di ba, sa church, wala pa tayo doon sa 2022. Ano yun? And these things that have I, natin, about discipleship, kanino ba dapat pagtiwala doon yung mga bagay na mutante? Okay, and the things that was heard of me among many witnesses, the same for me down to everybody. Di ba? Ito ang mga lahat ng tinuro ko, tulong kahit kanino. Di ba sabi ng Panginoon ni Jesus sa Matthew 18, Great Commission, di ba? Sabi doon, teach all men. Okay, pero hindi sinabi doon na kung ano yung method. Hindi niya dinetalye. Tama naman yung kailangan tulong sa lahat. Pero paano nga? Kaya yung mga malalim, ituturo ko na sa mga bata, ganun ba? Pag hindi nila naintindihan, hindi nila kuha, baka maraming ganun eh. Yung mga bata nagyabang hindi proper yung ano. sa ano yung, especially yung mga preacher boys. Mga high school pa lang talagang sa papasto, wala pang asawa. Kasi nga, ganun sila eh. Ganun sila tinitin. Kaya mo, inaano sila eh. Oh, ganyan pa, pastor na, pastor na. So, hindi proper yung kanilang paglago. Basta ganyan na ako. Pag kinorek mo, hindi nila lang para i-take. Kasi nga hindi nila alam, hindi sila, hindi nila pinagdaanan yung tamang at proper way ng maturity. Okay? Ang tawag natin dyan sa pag-sinain, ang tawag doon? Na? Kahilaw, di ba? Nakakain na ba kayo ng kaling ilaw? Hindi. Opo, na. Kayo? Matigas, matigas. Either matigas or malambot, di ba? Madalas matigas. Malambot na yung surface, kaya pag yun mo, may natong, pag kinain mo, parang ulitin na namin mo. Hindi mo makain, di ba? Matigas sa loob. So, ganoon din yung mga nagpasto na maaga, di naman mature. Or, ano pa, ganoon din naman dito sa hindi ka naman faithful, tinuro sa yung dispensation. Mga alam niya sila, hindi nga rin nila alam niya.
Basta magandang pakinggan. Scholarly. Okay, wait lang. Babalik tayo dun sa... Bakit ba sabi yun? Okay? Yan. So, prematurely. So, hindi mo dapat makikita natin yung example ng Panginoon. Timing yun. Okay? Okay, ako lang misaya. Hindi gano'n eh. May hinintay siya ang mangyari. My hour is not yet come. So, yung mga miracle niya, hindi agad basta-basta yun. Maalala si Mary, nasabihan niya pa eh. Mira ako. Ang pangunahan. Ayaw mo ng miracle. Yes, di ba? Alam ni Stephen, the water to wine, di ba? Opo. So, ganun yun, guys. Tapos ko tatin ito, hindi lang sa Panginoon, sa pastor niyo, huwag niyo papangunahan. Amen? Amen. Huwag niyo nga, may naisip kayo parang tama talaga ito eh. I-suggest niyo lang. Kasi ipipila ng pastor yan, di ba? So, ganun din sa Panginoon. Lord! Bakit pa huwag niyo bombahin niyo ito mga isla? Kasi sila, kesyo sila, hindi po. Gusto ng Diyos lahat maligtas yan. So, yan. So, kung may panalangin yung hindi naman dapat. Ayan, doon tayo sa timing. Okay? Tamang timing. So, sa pag-asawa, may tamang timing. Okay? Nakaisip pa na ba yun, Stephen? Bata pa eh. Hindi pa. So, pero may tamang, ano, di ba? Kaya nakikita ko. Pag lumaki ako, nakikita tayo. Di ba? Naisip nila yun. Kaya sabi sa nila, kaya dapat mag-alino ano kayo. Magkaga at spiritual. Okay. So, right timing. Lagi. Lagi may right time for the right person. The right place. Tandaan nyo. Kaya even the Lord Himself ay tumatiming. Huwag nyo mo nang magsabi. May time tayo dyan. Later, sabihin nyo sa kanila, commandment nyo na, what you hear in the ear, preach on the housetop. Magkita natin yung kanina, kaya may YouTube tayo. So, kung ulang, ano, delikado to, nagdahin magko-comment nito. Kahapon lang, hindi ko pala kwento sa inyo, kwento ko na rin. So, meron lang ako na ano sa Facebook, kasi ikala ko, okay siya eh. Di, sabi ko, i-take niya yung correction, i-take niya yung ano, comment, ano. Ano, pambira, yun na. Ginang up na ako. So, pero okay lang yun, talaga. Mahal mo sila. Kaya ito correct natin. Hindi pwede pabayaan mo na lang. Wala, walang pag-asa ng mga ito. Hindi ganun. Kahit alam mo na hindi tama yung response nila. Timing lang, parang ganito rin. May tamang time. No, may tamang time sa lahat ng bagay. Okay? So, yung mga kamag-anak ng Jesus, di ba? Maalala nyo, may tamang time na ligtas nyo. So next pa, dating lang yung badi. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples. Pag nakita niya, show yan ha. Hindi yan show, hindi yan sapatos. Yan ang lumang spelling ng show. Pero yung pronunciation, parang wala. Okay, parang no, ang spelling ng, ay di, yung new pala, yun. Pero ano yung show, di ba? Ba SKW yun. May home show, ha? Marami kahit ang Mercado, show basa din. Show yan, show. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples. Ano yung ano na? So yung panahon daw niyo, pinakita niya na ang, ano, how that he must go unto Jerusalem. So, kahit na yun, dahil na naiintindihan na rin, dahil naiintindihan na si Jesus ay, Panginoon, Messiah, so again, may nag-practice sila. Dati silang grade 1, grade 2 na sila ngayon. Iba na ngayon yung finifeed sa kanila ng Panginoon. Ano daw yun? Kasi nasabi nila yung future na, immediate future to ha. Kasi 3.5 years lang si Jesus na nag-minister on the day of his baptism. Kaya ngayon, ano na? So ano yung mangyayari na? So, inumpisa niya na, again, hindi niya yung dinitali yung minsan. Minsan dinitali niya, pero hindi pa rin maintindihan. Okay, next. Tumawag eh. So, lesson, ulitin na natin lesson next time. So,
madadaanan mo talaga siya nagpaparamdam. Ayan, di ba? Alam mo ba, ako ipapatayin at ako'y i-deliver sa mga chief priests and the scribes, sabi niya, suffer many things of the elders. Hindi nila may intindihan yun una. Kaya dapat intindihan nila yun, di ba? Kasi nakikita lang paano magalit ang mga ito, mag-review. So sa atin, ganun din. Ako hindi ko na maintindihan na bakit minsan yung kapatid mo, i-persecute ka. Alam natin persecution at lagi nababanggit sa pulpit, o. Oh. Pinapersecute tayo ng mga baning. Pinapersecute tayo ng gobyerno. Pinapersecute tayo ng unbeliever. Totoo naman yun. Pero nasa Bible din actually, na ang mag-anak mo, pamilya mo, especially mga false brethren din, tsaka yung mga mismo brethren din, talagang ligtas din, pero i-persecute ka. Okay? Dapat naiintindihan natin yun. Ngayon, itong mga disciple, hindi nila maintindihan bakit si Jesus ay persecute. Kasi alam nila, hindi naman tayo nag-rebelde dito. Di ba? Opo. Eh, itong mga tayo, mga kaibigan natin sa US, sinashadow yung YouTube nila sa pag-preach. Kung iisipin mo, tama ba yun? O kasi nga kaya YouTube yan, public yan, okay? Dapat walang pakialamanan niya. Kung ayaw mo pakialaman, huwag kang manood. Tapos. Kaya nga may freedom of speech. Pag yung mga tao, pinipigilan mo na magsalita ng gusto nang sabihin, diba? Sinusuplas mo na yung kanilang kalayaan. At yung mga pwede pang makakinig ng kanilang idea, hindi nakakalat yun. Ganun ang ginawa sa Bible, naalala niyo? Pinipilit ka na, diba? Ito. Pansin nyo ba kayo, pinipilit kayo, hindi ka pinipilit na kahit bata pa kayo, may sarili na yung utak, diba? Pero, tinuturo sa inyo yung tama para gawin nyo. Gawin mo yan. Minsan, pinipilit kayo, kasi bata pa kayo. Pero minsan, hindi na. Lagi namin sinasabi sa inyo, pag laki mo, malaya ka na, anong gagawin mo sa buhay mo? So, patay mo na doon. Ayan, so, mangyayari ito, pansin sa sinasabi na pa kayo, ito yung mangyayari, ito ang mangyayari, di naman hindi yan. Okay? Pero itong si Peter, medyo may maling attitude siya. Okay? Ito siya sabi natin kanina, kahit mga pastor sa kahit mga Christiano, lumalago sila, okay, malago. Kasi sumobra. Parang sa school, na parang mas madaling intindihin, ang utak mo pala, kasi ang edad mo pala, 12 ka pala, gusto mag-college ka na. Hindi, magaling ako eh. Maraming magaling ka talaga sa current level mo. Kaya pinag-aaral sa home school. Kasi nga, ganun sistema nila. Tawag nila ng chronological level. Ang tawag nila doon, di ba? Sa labas ng school, traditional schooling, ang 12 years old ka na, dapat basic ka na. 30, dapat high school ka na. Ang tawag namin, ngayon pala, 12 years. So kahit pa hindi mo nakuha lahat yun, naiintindihan, yung mga kinupok ng grade 6, dahil nakakahiya naman, ganito, edad mo, sige, papasara namin, di ba? Kaya nangyayari sa mga bata ngayon, okay, yung mga matalino, eh, paano yung mga the rest of the population, ano nangyayari dito sa mga to? Gusto mo natin mangyayari yun? Sa karamihan, sa public school, sa private, sa private school, mga karamihan, industrial na yan, industrial complex, industrial na yung learning nila. Basta, pag-graduate mo na, ganun sila. Okay, so nako, napasa mo pala yun. Bakit napasa tayo doon? Yan, kasi si Peter, no? So, kanina, very good, Peter. Ano ko? Sino ako? You are the Christ, the Son of the Living God. Galing mo, Peter. So, tumaas ngayon yung area ni Peter. Dahil naka 100 siya sa isang exam, or kahit siguro tatlong exam umarit, akala mo ba yung next na exam, pwede ka magbida? Hindi ka gumapreno na, hindi pwede yun, okay? So kaya yung homeschooling, ganun nga maganda sa sistema sa kanila. Talagang aaralin mo ulit yun, patuloy, hindi ka mag-move pag hindi mo na-achieve yung na-achieve na goal. So ganun si Peter ngayon. Hindi pa niya na-achieve din yung, may bagay siyang hindi naiintindihan. Ang pagkakaintindihan din lang, ang Panginoon ng aking boss, siya ang Panginoon, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, and therefore, ano niya? Kasi sinabi ito, nakikita niyo ba yung ano ko? Gusto ko sabihin?
Ang sabi niya dyan, pinagalitan siya at sabi, be it far from thee, Lord, thou shalt not be unto me. This shall not be unto me. Ano yung this? Yung papausahan niya. Hindi mangyayari sa'yo yan. So, at this time, parang nagmamalunod na siya at mas, kala niya mas marunod sa Panginoon. Hindi mangyayari yan. Okay? Nakita niyo yung, ano, yung gusto ko sabihin, mga bata. Hindi ibig sabihin 100 ka ngayon, 100 ka this year, top 1 ka ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, top 1 ulit ako yan. Hindi na masyado mag-aayos, hindi. Especially spiritual. Kung nakikita mo yung mga churches na kayo, nagbabagsakan, no? Anong gagawin mo? Tutulungan. Dapat, diba? Ibig sabihin, mag-isip ka, una sa lahat. Bakit? Diba? Yung mga company na kala mo, di naman mga koda, may mga bumagsak ng company, mga Nokia, ano kung ito malulugi? Blackberry. Ano ba? Hindi ito malulugi, nagpabaya. Ba? Okay? So si Peter, nagpabaya siya dito lang sa pag-iisip niya siguro. Napagalitan siya kayo. Okay, mga bata, nakita niyo? Pinagalitan si Peter. Kaya dapat si Peter, pag pinagalitan, hindi magtatampo, ha? Nakita mo, sino pinagalitan dito? Si Apostle Peter, pinagalitan ni Jesus. Ano sabi niya? And he turned and said unto Peter, si Peter, talagang hinalap niya. So, wait. Hindi ang error mo, ha? Kasi pag nandito lang kayo, binigasalita kayo, okay lang yan. Pero, Inarap niya. And said to the Peter, get thee behind me, Satan. Sa talas ba si Peter? Hindi. Hindi. Bakit Satan ang tawag sa kanya? Hindi na pwede mag-process ang ano, ligtas. Bakit Satan ang tanong tawag sa kanya? Dahil pag sinabing Satan, ang ibig sabihin actually niyan is, accuser, takanya, yung isa yung pinakamalino yung dito na yun is somebody who go against. Okay? Kalaban, parang ganun. Actually, sa Tagalog yung pina. Kalaban, lumalaban. Okay? Ba't mo ako nilalabanan? Okay? Hindi siya sa patas, ha? Okay? Pero medyo may pagkano yun. Medyo na-influensyaan siya. At least, hindi naman siya na-possess, pero excuse me, excuse me. Ang ginawa ni Satan eh. Ang ginawa ni Satan, di ba? Lucifer. Okay na siya dun, standing niya dun eh. Kinalaban niya may pinaka, di ba? Ano yung kalokohan yun? I believe open naman si Jesus eh. Open sa discussion eh. Pero pag ganito katindi yung ano mo, mas magaling ka na, pinagalitan mo pa na yun, yun, and began to rebuke him. Ito yung gusto kong magmuyahan sa inyo. So may mga ganun, mga alam mo, medyo lumago ka ng kristyano, pinapagalitan mo yung pastor. So ako, di ba, si Pastor Lina, sinabi ko sa kanya, ginagala ko pa rin siya, pero pag-usapan natin yung doktrina, hindi ko siya pinangunahan. Pero medyo pinoforce ko rin yung issue. Kaya tanyo mo yun, parang tatay mo. Tay! Punta na tayo sa ano, ngayon na! Ako, ito mo, kasi nasanay namin yan. Hindi ba yung ganun si tatay, di ba? Tama ba? Sa palagi mo tama ka, may tama kami talaga, pero yung authority, never. Okay? Handaan mo yun, kaya nga may tatay, siya yung bandang huli, siya yung didesign, okay? Huwag mo, boy! Ay, mga ganun din mga babae. Minsan, yung mga pag hindi spiritual yung mga babae yan, wala nila, pantay na sila ng mga asawa nila ng lalaki. Tama ba? Opo. Tama ba? Nabusya mo ba sa iba? Diba? Ito, may kinukwento minsan sa akin ito eh. Sa church. Sa? Sa Facebook, sa church mismo. Ako, ang pangit ko. Minsan, di ba? Hindi ko na sabihin, pero meron nun, di ba? Hindi naman todo, kasi nga, kahit pa nung Baptist, medyo okay-okay tayo dyan. Pero minsan, sumusundot-sundot yan. Ayan doon, hindi ko na sabihin ko sino.
Laging ganun tema niya kasi nga medyo unbeliever yung asawa. Ano ba niya, doon siya nag-event. Hindi pa rin tama yun. I believe kasi hindi siya nag-submit. Kasi yun, unbeliever. So, pero still, ang dapat ay tindihan natin doon, mga babae, mag-submit ka ba sa asawa pag unbeliever? Yes. Ha? Hindi mo lang palataya eh. Mag-submit ka? Yes. Ha? Yes. Nanay. Ah, yeah. Ano, magkasabi niya, unbeliever. Yes, di ba? Ang linaw nun eh. So, obviously, hindi sa lahat ng bagay, pero halos. Kasi sa ako, pero niya, kung nasabi sa'yo ng asawang lalaki, unbeliever, huwag ka mag-church ngayon. Hindi ka mag-compromise, pero huwag mo namang kodo. Never again, hindi. Pwede yun. Sabi sa Bible, we ought to, obey God rather than man. Yung sinabi ni Peter, nung talagang pinagbawalan sila mag-preach. Sumusunod sila sa gobyerno, pero yung bagay na pambihira, tabaho nila yun eh. At ang Diyos na nag-utos sa kanila nun. Tapos gobyerno ka lang. Kung sabi ni Peter, no, hindi na kita susundin dyan. Okay? So ganun din sa mga asawang babae, ganun din sa mga anak. Okay, mga anak, sinabi sa inyo, may inutos sa inyo yung tatay niyo, authority ng tatay niya, di ba? Dapat sundin niyo na lagi. Kaso may inutos na sa inyo mali-mali na. Masunod pa ba kayo? Malino sa Bible na huwag niyong gagawin. Masundin niyo ba yun? Hindi na. Okay, nakita niyo yun? Kaya sabi sa Romans 13, hindi sinabi doon government. Obey the government. Hindi, sabi doon sa Bible, sa King James, sa NIV, na iba na eh. Kaya sabi sa King James, ano sabi doon? Sa naalala doon? Submit thyself unto the higher powers. Ano sinabi? Let them so be subject to the higher powers, di ba? Sa ibang translation, yun ang gobyerno. So, yung sabihin ngayon, kahit ano sabihin ng gobyerno, kailangan sabihin natin, mali. Sabi sa Bible, ang tamang Bible, sabi dyan, unto the higher powers. Ngayon, so yung gobyerno natin, susundin natin yung pagdating sa bakas trapping, o. Kasi sa bagay na yun, sila yung authority doon. Pero pag sinabi na sa atin na huwag mong i-preach to, hindi natin susundin sila, okay? Medyo napahawa tayo dun ah. Okay, so kailangan natin sundin si Peter. Ha, magaling ba si Peter? Spiritual ba siya? Spiritual. Dito, kanina, oo. Ngayon hindi. So ganun ang Kristiyano. Okay, tandaan niya sa inyo, sarili. Kaya dapat din tayo mayabang. May time na tama ka dito sa bagay na to, tama ka kahapon, pero ngayon mali ka. Dapat alam mo yun. Kaya pag may nagsabi siya, parang mali ka dyan. Dapat mo tumuto ka. Hindi yung kahit 10 taon na ako siya, ikaw isa pa lang, hindi ako magkakamali. Hindi ganun. Pwede siya may makuha kahit bata pa siya. Maaaring nakapag-focus sa isang bagay eh. Pag nakita sa Bible, nagbabasa siya, ikaw hindi na. Ito, hindi lang dito. Parang mali yan, pastor. Dapat you're humble enough to at least pause. And nakakaliba ako nun. Ganun. Dapat. Okay? Ang sabi niya dyan, thou art, bakit mali? Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. So ano yun? Sa Tagalog, ikaw ay nakakasakit. Kinakalaban mo ako, bakit? Kasi hindi mo naiintindihan. O pag sinabing savorest, ano yung savor? Pwedeng masarap or mabango. Okay? So, hindi mabango sa'yo, hindi masarap sa'yo yung mga bagay na sa Diyos. So, kasi nga dito, ano ginawa niya? Eh, sa Diyos yun yung mangyayari sa kanya, i-deliver siya, papatayin siya. Sa Diyos yung plano ng Diyos para maligtas ang sangkatawan. Tapos sabi mo, huwag yan, huwag yan. Hindi mangyayari yan, huwag isipin yan, hindi ko hayaan yan. Mali. Okay? Kaya sabi dyan, but the be of God, ano yun? Yabang yun, di ba? Ang tao, automatic yung yabang yun. Alam na may predict mo itong, itong tao to, ano to. Kanina, nasagiyan kami. So, napredict ko na yun. Sabi ko, mahala na, ano mangyari dito? Loko-loko eh, ginanong kami. Sakyan. Pero mangyari, yung mangyari, tinutuwa ko na lang nung ano. Siguro nakita niya yun. Tinutuwa ko na camera. Camera sa
Ayan, bite na. Oh, wala na akong ano. Sige, malis ka. Okay. Okay. So, minsan predictable sa isang tao yung kayabangan. Kaya, alam niyo ba ito na, kunwari, gusto ko itang i-persecute, kunwari, kaso, ang tinuho mo, parang si Damien, di ba? Alam niya, napapalag to. So, ginawa nila, gumawa silang paraan para pumalag. Okay? Kunwari ikaw, gusto ko si James, ang bait nito tao to, gusto ko to, makita kong magalit to. Parang pag nakita ko siyang manapa, oh, ganyan mo na, may totoo. Ginawa ko ngayon, ginanyan-ganyan ako na, inasal ko. So, pinaprovoke tayo minsan, di ba? Yung sasabihin itong that those be of men, tao yun, normal sa tao yung, ano yung particular dito na katangian ng tao na pinakita ni Peter na mali? Sabi niya, hindi mangyayari. Bakit nga? Ano yung dahilan? Bakit nga? Kasi papatayin siya. Oo, bakit? Pero ano yung nag-trigger sa kanya? Pride. Pwede yun, di ba? Kasi leader natin ito, tapos papatayin. Di ba? Yung in-drop-out-drop thinking, huwag mong gagawin sa leader ko ito. Pero sinasabi ng Panginoon, mangyayari nga ito eh. At ahayaan ko, bakit ikaw, mas marunong ka pa sa akin. Pag hinayaan ko ito, the master, the servant is not greater than his master. Pag hinayaan ko ito, inalaw ko yun, tama yun. Kalooban ko yun. Inalaw ko nga, tapos ikaw, hindi mo alam, pagalita mo pa ako. So, yan. Okay, so, yun muna tayo. Okay, so, tandaan nyo, ang ganda rin mga tagpo sa Bible eh. Pag talagang nilalaman mo, inaaral mo, hindi siya mahirap intindihin, pero just, mag-flow lang yung mga aral. Kung napansin niyo ako, wala akong commentary. So, yung mga natutunan din ako sa ibang tao, pero marami dito hindi ko natutunan sa ibang tao. Pero I am boldly declaring it to be correct and positive YouTube. Kung mag-comment sila, ewan ko. Hindi ko alam lahat eh, kahit ngayon yung mga kinakausap ko doon. Alam ko lang kasi yung sistema ng iba. Commentary lang, tapos hindi ayabang na, tapos hindi nga gano'n. Mga gano'n, yung tinatawag pa yung gano'n eh. Yung mga kari sa Dabao. Hindi na siya makasagot, tinawag niya yung mga ano. Tinag dun sa ano. Hindi lang tumira sa akin eh. Yung mga bastos. Ibig sabihin, paano-ano, pa-asara na lang, hindi na doktrina. Hindi ko naman pinatulan. Anyway. Okay? So nakita nyo ba yung pinag-aralan natin? Lumalakas na siya yung mga bata. Dapat makuha nyo na yan. Bandang huli, gagamitin kayo ngayon just pag nakuha nyo. And pray, Lord, maraming salamat sa napagin ng aaral nyo sa Gospel of Matthew, Lord. Napakalayo lang namin ang solid langit na pack na we just met you, Lord, teach us yung mga sinasabi nyo dito. Hindi kami maglalayo sa pack, hindi kami lalayo kayo ng aral, hindi kami mag-invento ng aral na gusto nyo ang kasi ang kanilang agenda ko nyo. Just let me speak to us, Lord, we pray. Maraming ko lang makakadumpo, Lord, in your space, Lord, dahil nakapagpatan. Happy na po yung mga miss na mga ganda po. Ano natin din sa aming anniversary na magkalaban namin ito yung success. Kung ba't tayo again, kaya itong magiging success. Wala kami pa-compromise. Kaya mga ba tayo. Please stay away. Amen. Amen.